Yumao ka at ibanatag ang iyong kalooban. Ito ang sinabi ni Jesus sa babae na hindi yung binigyan ng pangalan rito, no? Pahayag ko na kung saan ay nagpapakilala ng kanyang pagingi ng kapatawaran sa harapan ng buong may kapal. May mga ilang bagay na nais na ipamanik sa akin ng buong may kapal. Una, ay ang kaalaman, sabi nga natin yung kaalaman na pagkatao ng isang tao, no? Ay sabi nga rito ay kung talagang propeta ang taong ito, dapat, no? Sabi nga, nasa sense niya, no? Yun ang ibig sabihin ni Simon na pariseo, kung anong uri ng tao at kung sino ang taong ito na nag-ugas ng kanyang paa at iniyakan niya mula nung siya ay dumating sa bahay na iyon. Well, maliwanag na yun ay pagpapahayag ng kanyang pagingi ng kapatawaran. Pero yung sabi nga natin, yung pagkilala, sabi nga natin ng pagkilos ng Diyos, ay bahagi lamang, ano? Ano yung higit na makita natin? Yung pagtugon, ano? Kasi yung si Simon Pariseo, nakilala niya yung babae nito, pero ibig sabihin, ano yung kanyang pagtugon, ano? Ay kung tawagin natin ay pandidiri, ano? Kasi gagawa ng maling kaisipan na ipinasok nila sa kanilang utak. Ano yun? Yung kapag inawakan ka ng makasalanan, nahawaan ka ng kanilang pagkakasala. Hindi lamang kung tawagin natin ay metaphorical, ngunit physical, yun ang kanilang pagkaunawa. Ang pahayag na Jesus sa iyo, hindi nangangulugan na automatic yun. O kung tawagin natin ay ganun na kagad ang mangyayari. Depende na lang sa iyo kung ikaw rin ay magkakasala o hindi. Yung ang pariseo ay hindi nga siya inawakan ng babae, pero siya ay nagkasala. Anong kanyang pagkakasala? Ay di yung pamamaraan ng kanyang pagtingin doon sa babae. So ibig sabihin, yung kaalaman natin ng pagkilos ng Diyos ay dapat tumulong sa atin na makatugon sangayon sa pahayag ng Diyos. Na ano yung binabahagi rito? No? Yung pagpapatawad at awa. Yun nawa yung makita dito, pagpapatawad at awa. Kaya nga yun din ang sinabi ni Jesus na pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Isa rin ang mahalagang aspeto na dapat o maging bahagi ng normal nating pagkilos sa daigdig na ito. Ang puso palaging handang magpatawad.
hindi ang puso palaging napupuno ng galit at pagkamuhi. Bahagi ho yun na paanyaya na ipinamamanig ng ating Panginoong Jesucristo. At yun na yun din, tumutukoy kahit na doon sa mga taong itinuturing na mga makasalanan. Kahapon, yung ating ebanghelyo ay alin, tinawag si Jesus na kaibigan ng mga makasalanan. Kaibigan ng mga makasalanan. Huwag niyong gawing kaaway ang mga makasalanan. Sapagkat it does not make you holier or even holy kapag kinaaway niyo ang mga makasalanan. Hindi yon bahagi ng pagkilos ng pagtugon bilang mga makadiyos. Baha pagkakataon. Kasi nga sabi nga, alam niyo yung merong kalimitan sa Facebook, yung istorya ng yung Mother of Dragons, yung tawagin, ano? So si Daenerys, sabi niya ay gusto niya iligtas ang sangkatauhan sa pamagitan ng pag-aalis doon sa mga, kung tawagin natin, na isi-type master. Mawala ang mga, kung tawagin nito ay mga mapang-alipin. Masama yung mapang-alipin, pero ibig sabihin, no? Ay anong ginawa niya ay hindi rin naman mabuti, kasi naging violent. Hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng karahasan. At sa kalimitan nagsisimula yung karahasan, sa pamamaraan ng pag-iisip. No? Kaya mag-ingat tayo. At ano yung kalimitang ipinamamanin? Kapag binababa na natin yung pagkatao ng bawat isang tao, no? Ay kuminsan, no? Yun ang ginagawa natin dahilan para sabihin natin na hindi na ito tao, nagagawa natin yung mga bagay, no? Na kung tutuusin din ay karumal-dumal at hindi rin makatao, kasi pinababa natin ang kanilang pagkatao. Yun yung mentalidad din ng Pariseo, ang marumi yan. Hindi mo dapat pinapansin yan. Hindi, iniyak din ni Jesus, no? Kasi itinaas na Jesus sa pagkagalit. Unang tingin sila, tao ito. No? Ang nakita ni Jesus yung value ng kanyang pagkilos, na kung tutusin, ay na side step ni Simon na Pariseo. Ano yun? Yung kung tawagin natin ay yung common practice of the time. Yung paghuhugas ng paa sa bisita, pag yung tinatawag natin kiss of peace, no? Yung mga Arabo, no? Kapag makikita mo yan, no? Yan ay nagyayakapan at naghahaling, no? Sa bisita, yun ang tinatawag natin kiss of peace, no? Sa atin, sa loob ng misa, meron din tayong case of peace, halin na ang sa atin niya rin, pagbibigayan ng kapayapaan. Pero kung tutusin, no, yan ay nanggaling sa kultura ng mga Hudyo na halin, case of peace. No?
bahagi ho pagkakataon kailang sa atin, hindi katulad ng kanilang pamamaraan. Talagang nagbebeso-beso sila. Pero yun, kaya po tayo sa loob ng isang a piece of peace. No? Hindi ginawa yun ng Pariseo. No? Pero ginawa ng babae sa kanyang paa. No? At nilagyan ng pabango. Na dapat ay ginagawa yun noong horse na alin, lalagyan ng langis. So bahagi yun na pagkilala na kung tutusin ay binigyan pansin ng babae ito. Pagkilala na alin na bahagi yun. Kaya mag-ingat tayo sa mga kung tawagin natin ay yung tinatawag natin, kaya pinagbabawal yung bullying, yung belittling, pinapaligid natin yung ating kapwa ng pagtingin kaysa sa atin, kasi diyan nagsisimula yung tinatawag natin alin, yung tinatawag natin mga gawain na laban sa karapatang pagtao. No? Kaya lahat ito, no? Lahat ng pagkilos, no? Throughout the history, no? Katulad ng pamamaraan ni Hitler, no? Para sa mga Udyo, hindi mga tao yan. No? Kaya, yun, mayroong Holocaust na kung tawagin. No? Hindi kaya katulad ng mga naging programa noon, ang mga drug addict yan. Masama yan, pagpapapatay na lang yan. Kasi ganun eh, no? Kapag sinimulan mo yung akala natin, yung violence, ay start lamang sapagat violent, hindi. Sinimula yan saan? Sa pagmamaliit sa kapwa-tao. Kaya anong sabi ni Jesus? Ang magsabi ng ulo sa kanyang kapatid ay alin? Mananagot sa Sanhedrin. So, bahagi ho yun. At ganun yung mentalidad na makita ho natin. Kaya dapat din ho, maging aware tayo. Sabagat, kapag ganun yung pagkilos ng tao, sabi na natin, kaya doon, yun ang wrong, tinatawag na wrong justification, no? Ng mga karumal-lumal na pagkilos. Kasi bakit? Nagsimula yan sa pamamaliit ng kapwa-tao. So kaya sabi nga natin, ano? Mabigat yung salita na sinasabi ni Jesus, kaibigan ng mga makasalanan. Huwag niyong gawin kaaway ang mga makasalanan. Yung kaaway rin, yung paggawa ng kasalanan, hindi yung gumawa ng kasalanan. Sabagat hindi ka pababanalin noon, lalo ka lang inulubog sa kumunoy ng pagkakasala. Ito yung itulog natin sa harapan ng pumikapal. Na nawa maramdaman din natin yung pagkilala ni Jesus, no? Pagkaanyaya na kung saan ipinamanik ko sa atin si Ebanghelyo. Yumao ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban.